tinatangi. Isang aspeto ng tao na kung saan nararamdaman mong espesyal ang isang bagay. Sa artistikong bayan ng Anguno, tinatangi nila si San Clemente. Tuwing Nobyembre, kakaiba ang daloy ng buhay. Makulay, masaya, maingay, mapagpala. Ngunit sino ba siya na kanilang itinatangi? Sino ba ito na nagdala sa aking mga paa dito sa bayang puno ng sining? Sino ka ba? Samahan mo ko. Maligayang pagdating sa artistikong bayan ng Anguno na kung saan tinatangi si San Clemente, Papa at Martir ni Kristo. Nakaluklok sa gitna ng bayan, kasama ng mga matatandang kalye nito, ang pamayanan ng Anguno ay namuhay sa aspetong agrikultural na ngayon umaagos sa pagbabago ng panahon. Unang inilagak ang pamayanan ng mga mananampalataya sa biga at ito ay inilipat sa sentro ng bayan dito sa poblasyon ibaba. Batay sa kasaysayan, ang pokdalangina ng Anguno ay dating isang bisita muna noong 1575 hanggang 1751 ng Pasig, Tagig, Morong at Binangonan. Ang pagkubuo ng simbahan ay posibleng isang tugon sa kahilingan para pagtibayin ang pagiging kapelanya ng Anguno na ginastusan ng mga sendero at maaaring itinayo noong taong 1751. Mula sa isang bisita, ito ay lumago sa isang kapelanya na nagkaroon ng mayabong na istorya hanggang sa panahong 1853 na kung saan naging huling taon ng pananatili ng pokdalanginan sa lugar ng Biga. Taong 1863, matapos ang lindol na naranasan ng bayan, ay minarapat ng mga taga-Anguno na pasinayaan at ayusin ang konstruksyon ng bagong dalanginan sa sentro ng bayan at hindi nagalawin ang lumang kinalalagakan sa biga. Base sa mga kwentong bayan, may dumating na mga dayuhan noong isang piyesta at sinasabing sila'y inimbitahan ng isang matandang Kastila nang matanong sa mga tao kung saan ang bahay ng tandang mente, sila'y tinutungo sa pook na kung saan nakalagak ang imahen. Magmula rito, kasama ng iba pang mga himala, naging espesyal ang pagdiriwang ng piyesta tuwing 23 ng Nobyembre dahil sa mga milagro, patotoo at patuloy na debosyon upol kay San Clemente.